So ito kasi ang hydroponics ay hindi matakaw sa oras sapagkat pwede nyo iwanan, meron lang kayong isang tao, dalawang tao, pwede nyo gawin. Kasi sinasabi kasi ng iba, you have to get out of your box. So hindi tayo lumabas, sumilip lang tayo, parang nangisda lang tayo sa labas ng box natin. So we are employed as a teacher, meron din tayong alaga ng mga lettuce, pambenta, kaya everyday may extra income. Siyempre, schoolboy tayo pag umaga. Pag hapon, dito tayo sa farm. Mawawala ang stress mo kapag ganito ang nakikita mo. Yan. Okay, so ano nga ba ang mga tanim natin dito? Puro lettuce, pero meron tayong ito, olmeti. Yan. Meron tayong green eyes, Cholo Bionda, Batavia. At saka meron din tayong tilapia dito. Yan, papakainin natin. Simple lang naman ang ginagawa natin dito. Sabay lang tayo ng pagkain dyan, oh. Tilapia, oh. Yan. Dito tayo. Meron tayong red tilapia dyan. Yan, oh. Diba? Yan. So, kapag gusto nyo, ikaw ay empleyado ngayon, gusto mong sumabak sa ganitong larangan ng business, pwede nyo naman gagawin pag kaya nyo pa sa oras. So ito kasi ang hydroponics ay hindi matakaw sa oras sapagkat pwede nyo iwanan, meron lang kayong isang tao, dalawang tao, pwede nyo gawin. Ibig sabihin, hindi kayo lumabas sa box nyo. Kasi sinasabi kasi ng iba, you have to get out of your box. So hindi tayo lumabas, sumilip lang tayo, parang nangisda lang tayo sa labas ng box natin. So we are employed as a teacher, meron din tayong alaga ng mga lettuce, pambenta, kaya everyday may extra income. So sa mga panahon na yon, ngayon, sobrang mahal na ng bilihin, sobrang taas na ng mga pangunahing bilhin, mga pangunahing needs natin sa buhay. Kaya kung ikaw ay empleyado at willing kang gumawa ng extra pagdating ng Sabado Linggo, simulan mo na kasi after a year, maybe 2 or 3 years, 5 years, saka pa lang yan gagana ng maayos. So, kung gusto mong sumabak din sa trial and error, subukan mo lang. Kasi sa bandang huli, saka pa yan gagana. Saka ka pa lang kikita. Umpisa, palakihin mo muna yung ginagawa mo. Disiplinado, dapat tayo sa kikitain natin. So, hindi natin gagastusin agad. Huwag tayong mag-isip na may pera na tayo, may extra income na tayo kasi ang business hindi tuloy-tuloy. Pero kapag nag-jackpot ka, disiplina pa rin ang kailangan. Maraming salamat.